Hey mga brods, mga brods! May balita nga po tayo dito kay Mikey Williams dahil in talks na nga ang SMB at TNT Tropang Giga dito mga kabrods. Pero nga lang, may problema sa TNT Tropang Giga. Ayaw kasing pumayag dito ng SMB dun sa gustong kunin ng TNT sa SMB. Yes, bibitawan nila si Mikey Williams pero may kondisyon ng SMB. Kung bibitawan din ng SMB, eto pong si CJ Perez. So one-on-one trade ang gusto dito ng TNT Tropang Giga mga kabrods. Pero ito pong SMB, pag-iisipan muna nila yan dahil big fish. Ito pong si CJ Perez pero big fish din. Ito pong si Mikey Williams. So alam naman natin si Mikey Williams, matagal na itong gustong i-trade ng TNT Tropang Giga. Maraming teams nga ang nagka-interest nung nalaman nila na in trades na or nasa trading blocks na ng TNT Tropang Giga. Ito pong si Mikey Williams. Ngayon kasi sa All Filipino Cup, kailangan na kailangan nila ito pong si Mikey Williams kahit anong kupunan niyan dahil di ba nga nakakapag-kampyon. Ito pong TNT Tropang Giga sa All Filipino Cup. Kapag naandyan, ito pong si Mikey Williams. So mga abroads, ito pong SMB. Sila naman din talagang may gustong makuha si Mikey Williams. Kung saan nandito kasi ang kanyang matalik na kaibigan or kuya na si Chris Ross. Mag-aagabayan si Mikey Williams dahil kuya niya ito. And yun nga mga abroads, syempre bago pa ito makapasok sa PBA, ay si Chris Ross na talagang gumabay dito kay Mikey Williams sa Pilipinas. So syempre sa lahat-lahat ng kupunan, mas close niya ito pong si Chris Ross kaysa dun kay Lamalonzo na kaibigan din ni Mikey Williams. At isa pa dito, mako-correct ang behavior ni Mikey Williams. Pero, syempre, masakit-sakit din naman mga kabrods kung si CJ Perez palang gustong kunin ang TNT Tropang Giga. Kaya ang gagawin dito ng SMB, pag-iisipan nila ito ng mabuti. Pero para sa akin mga brods, hindi worth it na bitawan ng SMB si CJ Perez para kay Mikey Williams dahil nasa rising star na. Ito pong si CJ Perez, prime years na ito ni Perez, kaya kailangan alagaan ito ng SMB. At isa pa dito, wala namang attitude si Perez unlike kay Mikey Williams na nagkakaroon na ng attitude kapag lumalakas na at kapag sumisikat na dito sa atin sa Pinas. So ito pong si Mikey Williams mga brods. Gusto rin niya kasi, maroon din siyang offer overseas pero ang problema nga lang, wala kasing umu-offer sa kanya sa overseas dahil yun nga, nagkakaroon siya ng mga bad issue dito sa Pinas. Kaya kailangan niyang ayusin muna ito, yung mga gusto niyang sahod na 2. something million mga kabrods na hindi naman kayang ibigay yun ng TNT dahil syempre 1.7 million ngang counter offer ng TNT Tropang Giga per month, hindi ito pinayagan or hindi ito pinatos ni Mikey Williams. Anong gusto niya, 'di ba? Ala import na sahuran ang gusto ni Mikey Williams pero hindi naman din siya import dito sa PBA which is local lang din naman siya. So kailangan talaga ni Mikey Williams na ayusin niya ito pong mga issue niya dito sa Pinas kung gusto niya magkaroon ng overseas offer. Pero yun nga, sa SMB, ito kasing pinakamalapit na kupunan na pwede niyang puntahan. Lalong-lalo niya, kinakausap na rin ito ni Chris Ross. Lalong-lalo na, nung birthday nga ni Chris Ross nang nakaraang buwan lang or araw or this month lang din, binati nga niya ito sa kanyang social media account. So which is, nagkakaroon na rin sila ng communication ni Chris Ross pati ng SMB management. So ito pong SMB yung plano nila, babagsakan nila ng magandang offer ang SMB na hindi binibitawan si CJ Perez. Kaya naghahanap na ng balasang player ito pong SMB para sa isang trade package deal para kay Mikey Williams. Bali-balita nga, tatlong players na valuable player ang gustong ibigay dito ng SMB, makuha lang si Mikey Williams. Kaya ikaw mga brods, worth it bang kunin ng SMB ang isang Mikey Williams na all-around player? Alam din naman natin na ala import na numbers din ang pinoproduce din neto. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin. Mga kabrods, guess who's back? Sol Mercado, Sol Train. Gusto nga bumalik din dito sa PBA at syempre gusto niyang bumalik sa barangay Ginebra, San Miguel. Sino ba namang hindi gustong bumalik sa Ginebra? So onting background check lang, last na pinaglaruan nga ni Sol Mercado sa PBA ay ang Northport Batampier noong 2019 pa yan. After nyan, nag-tryouts na siya sa Ginebra kaso hindi nga lang siya nakukuha sa final pool or lineup ng Barangay Ginebra kada season. Kaya ngayon, wala pa rin umu-offer kay Sol Mercado. Nung Alab Pilipinas nga, nahawak siya ni Coach Jimmy Alapag, sinasabi rin ni Sol Mercado,
kapag mayroon talagang offer ang Hinebra, ay tatanggapin at tatanggapin niya. Kaso nga lang, wala mga kabrods. At ito na ngayon, ang Hinebra. Na alam naman natin, wala si Scary Thompson mga kabrods. Ha? At kailangan ngayon ng Hinebra ng mga reliable point guard. At yun nga, itong si Sol Mercado, which is 2015 to 2019 or 4 years itong naglaro sa Hinebra. At tatlong kampiyonato na season ay nakaabag dito si Sol Mercado. Dalawang Governor's Cup at isang Commissioner's Cup mga kabrods. So 3-time PBA champion na rin si Soul Train. Pero bakit kaya hindi siya mabalik-balik dito sa PBA? Hindi natin alam. Baka sa conditioning ng katawan ni Sol Mercado or sa mga prone na rin sa kanyang mga injuries. Pero ngayon healthy naman si Sol. Pero sa kanyang edad na 39 years old, sa tingin nyo mga brods, kukunin pa kaya ito ng Barangay Hinebra San Miguel? Para sa akin mga brods, titignan talaga muna ng Hinebra yung conditioning ng katawan ni Sol Mercado or nasa in shape ba siya, yung kanyang katawan ba ay ganun pa rin, bato-bato pa rin ba si Sol Train at mabilis pa rin ba siya? Dahil syempre, 39 years old, alam natin kaya pang makipagsabayan yan. James Sepp nga, 40 plus, pataas ng kanyang edad, nandito pa rin sa PBA at nasa All-Star pa rin nung nabakulod, diba? Mga kabrods, kaya ito pong si Sol Mercado ay habang wala si Scary, eh pwede nila itong kunin mga brods. 6-1 point guard si Soul Train, mabilis-bilis pa rin naman ito pong si Soul. At alam naman natin hindi niya aalisin ang kanyang hobby na basketball sa kanyang daily life. Ang maganda nga lang dito mga brods kay Soul Mercado ay alam na niyang sistema dito sa Barangay Hinebra San Miguel. Biruin nyo, 4 years ba naman itong nasa Hinebra, na hawak rin ni Coach Tim Cone? Hindi pa ba niya makakabisado yung place dito ni Coach Tim? Kaya nga ito pong si Sol ay malaking tulong ito sa Hinebra. Meron talaga siyang 3-point shooting, magandang court vision, mabilis na player, veterano, malakas ang kanyang pangangatawan. Kaya malaking bagay kung magkaroon siya ng magandang offer or opportunity sa Barangay Hinebra San Miguel. Pero ang Hinebra, pinag-iisipan na nila ito. So imbis na kumuha sila sa ibang kupunan or makikipag-trade sila sa ibang kupunan, why not kumuha sila ng mga free agent na players like ganito na champion player, former player pa nila. Why not kunin si Sol Mercado mga abroad? So malakas-lakas din naman si Soul Train. Alam na rin ng Barangay Hinebra fans yan. Kung talagang tunay na Hinebra fan kayo, alam niyo yung lakas ni Sol Mercado, yung clutch ni Sol Mercado, yung puso at determinasyon na magkaroon ng kampiyonato. Ayan, si Sol Mercado. Kaya nga mga bro, pag-iisipan talaga ito ng maigi ng Barangay Hinebra San Miguel kung worth it bang kunin si Soul Train ngayong All Filipino Cup. Kaya mga bro, ang dapat nga lang gawin dito ni Sol Mercado pagdating na sa mga training camps ng Hinebra, kailangan lang niyang magpakitang gilas para ma-prove niya na pwedeng-pwede pa rin siya at kaya pa rin niya makipagsabayan. So ikaw mga bros, sa tingin nyo ba Sol Mercado is back na ba? At sa tingin nyo ba dapat ba itong kunin ng Barangay Hinebra San Miguel? Kaya komento mo lang po nyo madito mga bros, at isa-isay natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out.